Hello, good morning, good afternoon, good evening. Si EJ po ulit. So today naman i-explain ko sa inyo yung benefits tsaka effect ng bulaklak ng Mayana sa Mayana. Ayan, so ito po kasi namulaklak kasi hindi ko na na-pinch masyado. Pero ganyan po mangyayari kapag namulaklak ang isang Mayana. Ganyan lang po ang kulay ng bulaklak niya. Diba? Medyo iba. Kahit anong color po ng Mayana nyo, ganyan po ang bulaklak. So, hindi pa to fully bloom. Ayan, mayroon pang mga nasa dulo. Ayan. Ganun din sa kabila. Pero kapag nagbubloom po yung bulaklak, yan po ang itsura. So tumatangkad yan, lumalaki pa. Tapos minsan naghahati-hati pa yan. Pero bihira kang makakita nun yung madaming bulaklak sa isang stem. Pero nangyayari siya, hindi naman malabo. Yun nga lang medyo rare. Pero yan. And so discuss ko muna yung benefits niya ng pagkakaroon ng bulaklak. Konti lang, pero... ayan, so una maganda siya kung trip nyo yung may bulaklak na Mayana, okay, di ba? Okay siya, tas tabi-tabi yan, may mga Mayana kayo, tas madaming bulaklak. Maganda siyang tingnan kasi nga iba-iba yung kulay tapos yung bulaklak niya, pare-parehas. So maganda siyang design sa garden. Tapos nakaka-attract siya ng mga butterfly tsaka babuyog, which is okay sa environment, di ba? Pero ayan, yun lang yung naiisip ko na benefits. Pero kung gusto nyo kasi ng nagbi-business kayo, 'di ba? Pwede kayong magbenta ng Mayana seeds. So may video ako kung paano mag-harvest ng seeds ng Mayana kasi galing yun sa bulaklak. Pwede kayong magpatubo ng Mayana tapos hintayin niyo magka-bulaklak at tapos i-harvest niyo yung seeds, pwede niyo ibenta kasi yung isang ganyan hindi lang po isa or 10 yung seeds niyan, madami yan lalo na sa isang ayan bulto. Madami kayong makukuha. Pero yun po, siguro bukod sa maganda, pang business yung seeds, di ba? Yun lang yung naisip kong benefits niya. Yung disadvantages na kasi or yung pangit kapag may bulaklak yung Mayana, nagiging leggy. Di ba? Hindi na kasi, kapag nagkaroon na kasi ng bulaklak tong Mayana na to, hindi na siya magpapatubo ng panibagong dahon. Dito, ayan, kung nakita nyo tong part na yan, ayan, so yung nakaabang na dahon na pong yan, hindi po yung tutubo, hindi yan lalaki hanggat mayroong bulaklak. So, andyan lang yan. Never yan magiging stem hanggat hindi po ito nalalanta or napuputol. O pag ganyan, tatangkad lang siya, diba? Imbis na nagpapatubo siya ng panibagong dahon, yung stem lang po yung pinapatangkad niya. So, yun yung pangit kay bulaklak. Kasi nga, ang focus na ng Mayana is yung bulaklak na. So, gusto niyang makatanggap to ng madaming sunlight, tsaka nutrients. So, ipapataasin niya yan para makuha niya yung kailangan niyang nutrients. Isa pa na disadvantage. So dahil nga po dito ang focus niya, hindi na siya nagpapatubo ng dahon, mas madali pong magmamature yung Mayana niyo. So kasi ang ito po yung dulo ng life cycle ng Mayana or isang life cycle ng Mayana kapag may bulaklak na. Since perennial plant po ito, mayroon lang pong number ng life cycle yan. So kapag okay na yan, isang life cycle na po yun. So mapapatagal po natin kasi yung buhay ng Mayana kapag hindi siya nagkakabulaklak kasi hindi niya na-reach yung dulo ng life cycle niya, diba? So patubo lang siya ng patubo ng dahon or foliage. So okay yun. Tapos last siguro na disadvantage ng pagkakaroon ng bulaklak, diba? Bukod nga sa pagiging leggy, pagiging mature, mas madali po siyang malanta kasi mas nagiging matao sa tubig tsaka sa nutrients yung Mayana nyo o yung halaman nyo kapag may bulaklak na. Kasi ang ginagawa niya, binubuhay na niya to para makapag-produce ng seeds. So, mapapansin nyo kung may Mayana po kayo, diniligin nyo ng umaga, mga hapon, medyo bagsak. Hindi naman totally lanta, pero medyo bagsak yung dahon niya. Lalo na kapag sobrang init ng panahon, diba? Tapos nasa labas pa yung halaman, ganun ang nangyayari. Which is normal naman, minsan hindi nangyayari yun kung okay yung lupa nyo o yung area nyo. Pero more often than not, nangyayari po siya, 'di ba? Medyo nalalanta yung Mayana sa hapon kasi nga gawa ng bulaklak, matakaw sa nutrients. So ayun po, yun po yung advantages tsaka disadvantages ng pagkakaroon ng bulaklak. So, nasa inyo po 'yan kung hahayaan niyo na magkaroon ng bulaklak or ipipinch-pinch niyo si Mayana para mas maging malago, mas maging lush, saka maiwasan natin yung pagbubulaklak. Ngayon kung gusto niyo pong i-pinch, so hindi po dito ang pinch niyan, ayan. Kasi kapag dito kayo nag-pinch, itong tutubo pong dalawa. Siguro after mga 2 to 3 nodes, magkakaroon na ulit ng bulaklak. Diba? So, kung ipipinch nyo po siya sa susunod na node or yung buong stem niya. So, dito po yun. Sorry. Ayan. So, dito na. Diba? Ito kasi yung sumunod na node pagkatapos ng bulaklak. So, dito nyo po siya ipipinch. So, pinch natin dito. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito po yung natanggal. Diba? So, yun yung bulaklak nung Mayana.
So, ito na, yung naiwan, so yun po ay tutubo. So, matagal pa yan bago ulit magkaroon ng bulaklak. So, ganun din dito. Ayan. So, hindi po dito ang pinch lang, dun sa kasunod. Or mas maganda nga ito yung buong stem na, di ba? Para lang sure, kasi tutubo na itong dalawang ito eh. Para lang sure na matagal talagang magkakaroon ng bulaklak. Okay, so hanggang doon lang po muna siguro. Maigli lang naman yung video na to kasi in-explain ko lang yung bulaklak. Pero kung nagustuhan nyo to, pa-like na lang, pa-share, tsaka pa-subscribe. Yun lang po muna. Maraming salamat. Si EJ po ulit. Thank you. Subscribe kayo.